ang mahirap na misyon ni Kurapika. Pag-usapan natin yan, mga idol. At ngayong araw nga mga Lodi, itatalakayin natin ang ating bidang Kuruta sa Hunter x Hunter. Dahil masyadong nang dangerous ang misyon na kinakaharap ni Kurapika ngayong kasalukuyan. Dahil alam naman natin kung ano ang kanyang trabaho sa maharlikang angkan ng Kakan Empire, hindi talaga basta-basta ang kanyang pinasok na pagiging bodyguard dito. At yan nga ang mga pag-uusapan natin sa video natin ngayong araw. Dahil ano nga ba ang magiging kapalaran ni Kurapika sa napakadelikadong misyon na ito? At isa pa mga idol, itatalakayin din natin dito ang isa pa nating bida sa Hunter x Hunter na si Liorio. Dahil kung iisipin talaga natin ng maigi, nakatutok sa dalawa nating bida na yan ang bagong serye. At marami talaga ang nagsasabi na wala munang papel sa Dark Continent ang dalawa pa nating bida na sila Gon at Killua. Dahil marami-rami naman daw ang naging screen time ng mga ito sa nagdaang serye. Lalo na yung Chimera Arc, silang dalawa lang talaga ang naging bida roon. At wala man lang kapapel-papel si Kurapika at Liorio. Kaya ngayon, mukhang sila naman ang bibigyan ni Togashi Sensei ng medyo matagal-tagal na screen time sa mga bagong kabanata. At nasaksihan din naman natin mga Lodi sa nagdaang chapter, halos hindi nga natin nasilayan sila Gon at Killua. At yung halos papel nga lang ni Gon, yung tumawag siya kay Jing, dahil nagtataka na nga siya, hindi niya na mailabas ang kanyang Nen. At si Killua naman, halos ganon din mga Lodi, dahil halos wala rin siyang naging eksena sa nagdaang chapter. At yung tangi lang naalala ko, na pinakita siya, yung naalala siya ni Kurapika sa kanyang isipan. At yan nga yung para mapalambot ni Kurapika si Bisky. Kaya ang malaking tanong ngayon mga idol, wala ba talagang magiging papel ang dalawa nating bida sa darating na serye? At panigurado sa sinabi ko mga Lodi, napapaisip na rin kayo kung wala ba talagang magiging eksena si Gon at Killua sa darating na kabanata. Dahil talagang maninibago tayo nito. Dahil mamimiss natin si Gon at Killua sa bawat chapter na ilalabas. Dahil nasanay na talaga tayo na sila ang palaging nating nakikita. Pero syempre tulad ng sabi ko kanina, kung sa mga nakarang chapter naman, halos hindi rin naman natin sila nakita, kaya masasanay na rin tayo paunti-unti. Pero sa mga sobrang nagmamahal kina Gon at Killua dyan, ito lang ang sasabihin ko sa inyo mga idol, huwag kayong mag-alala, dahil tinitiyak ko sa inyo na magkakaroon ng eksena si Gon at Killua sa Dark Continent. Dahil kung iisipin natin ng maigi mga idol, medyo babadoy ang kwento kung wala sila Gon at Killua. Dahil isa sila sa mga main protagonist ng Hunter x Hunter anime. Hindi ko naman sinasabi na hindi kayang dalhin ni Kurapika at Liorio ang kwento. At ang gusto ko lang palabasin dito, lalong gaganda ang serye kung nandyan sila Gon at Killua. At kilala naman natin si Togashi mga idol, napakagaling na anime author niyan. At naniniwala ako na meron siyang matinding pasabog kina Gon at Killua sa darating na kabanata. Kaya antayin nyo yan mga idol. At ngayon nga, ipunta muna tayo sa ating bidang si Liorio bago tayo dumako kay Kurapika. Dahil ngayong kasalukuyan nga, meron din siyang responsibility at yan nga ang pagtulong sa medical team nila Chidel at sila nga ang bahala sa mga sugatan o may sakit na nasa loob ng barko. At isa pa mga idol, ano ba ang aasahan natin kay Liorio? Dahil kung sa umpisa talaga ng Hunter x Hunter hanggang gitna, napakahina talaga ni Liorio. Pero bago magtapos ang huling arc sa anime series,
Iginulat ni Liorio ang buong mundo, dahil siya ang kauna-unahang pinakita, na nakasuntok sa alamat na Hunter. At kahit sabihin na natin, na nagpatama lang si Jing dito, para makopya ang nanability ni Liorio. Pero ang moments kasi na yan, e tumatak sa lahat ng mga Hunter fan. At nagpabago sa anumang tingin natin kay Liorio sa nakaraan. Dahil kung mahina siya noon, e ngayon naman, e meron na siyang ipagmamalaki. Dahil nagtataglay na siya ng kakaibang nanability. At sana nga mga idol, e makita na natin si Liorio, na lumaban sa mga darating na serye. Dahil anong malay natin, maliban sa kanyang remote punch, e meron pa pala siyang sikretong abilidad na hindi pinapakita. At ngayon nga, e hindi rin talaga biro ang kanyang ginagampanan na responsibilidad. Dahil paggamot at pagsagip nga sa tao, ang kanyang responsibility ngayon. Pero kung usapang responsibility lang, e mukhang mas matindi at mas delikado, ang responsibilidad na kinakaharap ni Kurapika. Dahil kung iisipin natin ng maigi, e maari talaga siyang maipit, sa patayan ng bawat prinsipe. Dahil siya nga, ay isang bodyguard ng isang prinsipe, na si Prince Wobble. At sa loob ng barko, e nagaganap na ang succession war, at buhay talaga ang nakataya sa trabaho ng ating bida. Dahil ang isang bodyguard nga, ay may sinumpa ang pangako, na handa nilang ibuwis ang kanilang buhay, para sa ikakaligtas ng kanilang kliyente. At nangako rin talaga ang bidang si Kurapika, kay Queen Oito, na handa niyang isakripisyo ang kanyang buhay, para lang maprotektahan ang mga ito. At sa mga moments nga na yan mga idol, e magkakaroon ng matinding speculation. At isa na nga dyan, ang mapahamak ang ating bidang si Kurapika. Dahil hindi talaga biro, ang mga prinsipe na kasali sa succession war ng Kakan Empire. At ang pinakamasakit na speculation nga, para sa ating bida. E maari niyang ikamatay ang misyon na ito mga idol. Dahil may dalawang prinsipe na sobrang nakakatakot na makabangga, at yan nga ang ikauna at ikaapat na prinsipe. Na si First Prince Benjamin, at Fourth Prince Cherdnich. Dahil mukhang lahat ng kanilang makakabangga ay mamamatay ng maaga. E paano mga Lodi, e kung isa sa dalawa na yan, ang makabangga ni Kurapika, e talaga naman e patay tayo dyan. Dahil baka makakita na tayo dito, ng laban hanggang kamatayan. At aaminin ko na sa inyo mga Lodi, na sobrang dihado sila Kurapika, sa lakas at puwersa ng dalawa na yan. Dahil sila ngang dalawa, ang isa sa may pinakamataas na hukbo at impluensya sa Kakan Empire. At maliban mga Lodi sa kanilang puwersa, e kapwa malakas din, ang dalawang prinsipe na yan. Kaya talagang mahihirapan si Kurapika mga Lodi. Hindi kuminamaliit ang ating bidang si Kurapika, dahil kung sa one-on-one lang na laban, e talagang may laban siya sa dalawang prinsipe. Pero hindi kasi one-on-one ang pinag-uusapan dito mga idol. Dahil puwersa at alyansa ang pinag-uusapan dito, dahil parang isang madugong digmaan ang succession war na ito. At puwersa versus puwersa, and alliance versus alliance. At matira matibay hanggang sa huli, at ang masakit pa, e isang prinsipe lang ang kailangan matira, para makuha ang trono ng pagiging hari. At isa pa mga idol, e kung iisipin kasi natin ng maigi, e dihadong dihado ang puwersa nila Kurapika, sa puwersa ng dalawang prinsipe na yan, dahil sino-sino ba, ang mga maaasahan sa bodyguard ng ika-14 na prinsipe. E halos dalawa na nga lang sila ni Bill, na natirang bodyguard para kay Prince Wobble at sa Reyna, e mabuti na nga lang, e matalino ang ating bidang si Kurapika. Dahil kahit nasa dangerous situation sila ngayon, e nahahandle niya ang lahat sa tama, at nakakuha rin sila ng alyansa sa ibang prinsipe, tulad ng ikatlong prinsipe na si Prince Zhangli. At sa ikalimang prinsipe na si Prince Tubo pa, at sana e makuha talaga nila, nang buo ang puwersa ni ika-9 na prinsipe na si Prince Hockenbirds, dahil napakalaking tulong niyan mga idol kung magkataon. At kung sa mga nakaraang kabanata nga, e mukhang may hudyat, na maging kaalyansa talaga nila si Prince Hockenbirds, dahil isa nga si Prince Hockenbirds, sa mga prinsipe na nagpadala ng mga bodyguard, para maturuan ng nen ni Kurapika. Pero syempre mga idol, e hindi lahat e masasabing totoong alyansa, dahil meron dyan, na gusto lang gamitin ang talino at kaalaman ni Kurapika.
At meron din dyan na mga pumunta, na hindi naman talaga pagtuturo ng nenang pakay, at ang totoong pakay nila, e sumalakay at patayin sila kurapika. Kaya sinasabi ko, na sobrang napakadelikado ng responsibilidad at sitwasyon nila kurapika ngayon. Ang maganda lang mga idol, e sobrang talino ni kurapika, at alam niya, ang kanyang mga gagawin sa mga ganitong klaseng pagkakataon. Kaya paniguradong hindi siya magpapaloko sa mga hindi tunay na alyansa, dahil alam niya na kung paano laruin yan. Pero ang pinakamasakit lang mga idol, e sobrang tapat ni Kurapika sa kanyang misyon. At handa niyang ibigay ang kanyang buhay para lang sa reyna at prinsipe, at dahil nga dyan mga idol. E merong malaking katanungan para sa ating bida. At yan nga ang tanong, na mamamatay ba si Kurapika, sa mga darating na serye? At sa tanong nga na yan, e may dalawang kasagutan. At ang unang kasagutan nga, e hindi mamamatay si Kurapika. Dahil isa nga siya sa apat na bida, sa kwento ng Hunter x Hunter. At syempre sa unang kasagutan na yan, e panig ang lahat ng mga Kurapika fan. Dahil kung idol mo si Kurapika, e syempre e hindi ka papayag, na mamamatay siya sa kwento. At baka magwala pa nga ang mga Kurapika fan pag nangyari yan. Pero ngayon e punta muna tayo sa ikalawang sagot, at iyan nga ang paniniwalang mamamatay si Kurapika, dahil sa kanyang misyong ito. At ano ba ang basihan sa paniniwala na yan? At ang unang basihan nga, e yung trabaho mismong ginagampanan ni Kurapika. Dahil tulad nga ng sabi ko kanina, e ang trabaho ng isang bodyguard, e protektahan ang kanyang kliyente sa anumang oras. At merong sinumpa ang pangako, ang tungkulin ng isang bodyguard. At yan nga ang handa nilang ibuhis ang kanilang buhay, para sa kanilang kliyente. Kaya ang malaking tanong dito mga idol, e paano kung magkaroon ng isang matinding sitwasyon, na hindi inaasahan nila Kurapika? At malalagay sa piligo ang buhay ng reyna at prinsipe. E ibibigay ba ni Kurapika, ang kanyang buhay, para mailigtas ang kanyang kliyente, at ang kasagutan nga dyan, ay isa lang. At yan nga ay malaking oo. Dahil handa talagang isakripisyo ni Kurapika, ang kanyang buhay para sa reyna at prinsipe, dahil si Kurapika, e merong isang salita sa kanyang pangako. At kung ako ang tatanungin mga idol, sa dalawang paniniwala, e mas panig ako sa paniniwala, na hindi mamamatay si Kurapika. Dahil para sa akin, eh hindi talaga gagawin ni Togashi yan, dahil sobrang lungkot naman yan kung magkataon, dahil mababawasan ng isa ang apat nating bida sa Hunter x Hunter. At ang masasabi ko naman sa paniniwala, na mamamatay si Kurapika. Eh may punto naman yan mga Lodi, dahil totoo talaga na sa kanyang trabaho, eh merong sinumpa ang pangako. At yan nga ang mamatay para sa kliyente mo. At kung kayo nga rin ay may opinion about dyan, e comment nyo na lang yan sa ating comment section, para malaman din namin ang inyong mga opinion, at bago nga tayo magtapos mga Lodi, e sana ay huwag nyong kakalimutan mag-like, dahil napakalaking tulong yan para sa ating channel. At kung may bago naman dyan, e sana ay huwag nyong kakalimutan mag-subscribe, and click the bell icon para hindi ka nahuhuli sa mga latest uploads natin. Maraming salamat po!